Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po kayo mga kaibigan? Sana ay nasa mabuting kalagayan at malayo sa anumang kapahamakan. Welcome po muli sa aking YouTube channel para sa isa na namang makabuluhang episode. Today's episode ay talakayin natin kung kailan ba talagang manganak ang isang inahin. Kung ikaw ay isang baguhan pa lang sa pag-aalaga ng inahin ay panoorin lang po ang video natin today para makakuha ng mga kaalaman. Bago tayo mag-umpisa, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag lang po ninyong kalimutan na mag-subscribe at pag-press ng notification bell para laging updated sa mga susunod kong videos. Maraming salamat po! Ito po ang aming Mama Pig na buntis sa ika-apat na pagkakataon of 4th therapy, ika-116 days na po ng kanyang tiyan simula ng mabulugan. Hinihintay pa rin namin na siya ay manganak ngunit hindi pa rin nakikitaan ang mga signs na mag-labor at lumampas na ang ika-114 days. Ang topic natin ay limited lamang sa normal na pagbubuntis at panganganak. Ibang usapan naman kung may komplikasyon tulad ng sobrang delayed na ang labor o panganganak, nahihirapan manganak o di kaya ay nag-labor na hindi pa rin lumabas ang mga biit, na kinakailangan na ng interventions ng nag-aalaga tulad ng pagbibigay ng gamot para mapuwersa manganak, lukutin sa loob ang biit o kung ano paman. Again po ang topic natin ay yung normal na kondisyon lamang, comment lang po kayo lalo na sa may experience na baka may makaligtaan ako para sa mga baguhan pa lang na nag-aalaga. Maraming salamat po! Kailan ba talaga manganak ang inahin? May mga kasamahan po tayo sa pag-aalaga ang kinakabahan na kapag sumapit na ang ika-114 days at di pa nanganak, akala ng iba kapag lumipas na ang nasabing araw ay overdue o delayed na ang inahin. Normal lang po nakabahan tayo at minsan gawa ng excited din, parte na po yan sa pag-aalaga at tao lang din po tayo, hindi rin po biro ang pag-aalaga ng inahin, malaking puhunan sa pakain, oras at pagod sa pag-aalaga kung mapupunta lang sa wala. Minsan ang iba ay kung anong gamot ang tinuturok na pampaanak o pampahilab at worst ay dinudukot na agad. Bago po natin gawin yan ay alamin muna natin kung ano ang mga basic o ang tamang araw na sila ay manganak. Sa kaalaman po ng lahat, ang average number of days na manganak ang inahin ay nasa 114 days simula ng nabulugan. O ang tinatawag na 333, 3 months, 3 weeks at 3 days. Kung ating bilangin sa ating kalendaryo kinabukasan pagkatapos mabulugan o artificial insemination ay haantong din po tayo sa 114 days. Manganak ba ang inahin pagsapit ng 114 days? Ang sagot po ay depende, maaaring manganak at maaaring ring hindi. Gaya ng nabanggit kanina, ang 114 days ay ang average number of days lamang. Maaari silang manganak ng mas maaga o huli ng 5 araw sa 114 days, posible silang manganak sa ika-109 days hanggang 119 days at normal pa rin yun. Uulitin ko lang po, sila ay pwede ng manganak as early as 109 days, ang huli ay sa ika-119 days, kahit sa gitna ng nasabing period ay posible silang manganak at hindi po madalas o kailangan na eksakto sa ika-114 days. Masasabi na natin na delayed na ang panganganak kapag lumagpas na ng 119 days kaya minsan dito na pumapasok ang pagbibigay ng gamot tulad ng luteolize para mapuwersa na silang mag-labor at manganak. Depende po sa nag-aalaga kung kailan nila ibigay ang gamot sa ika-119 days o mas maaga pa. Nagiging premature naman ang panganganak kung mas maaga naman sa 109 days. Sana po ay mas naintindihan na natin ngayon na ang mga inahing baboy ay posibleng manganak umpisa ng 109 days hanggang 119 days at normal pa po ito.
Hindi po sa lahat ng pagkakataon ay manganak ng 114 days dahil ito ay ang average number of days lamang, pero posible din silang manganak o hindi sa nasabing araw. Ang inyong natunghayan ay based lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser, maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Sana ay nagustuhan at may nakuhang kaalaman sa munti kong naibahagi sa inyo. Maraming salamat sa panunood at happy farming po mga kaibigan!